Good morning po guys. Nandito po ulit tayo ngayon sa ating kalabasahan. Kasi may gagawin po tayo para po sa ating maintenance ng kalabasa natin. Kasi kagabi po, malakas po yung ulan. Dala po siguro ng malakas na bagyo na pumasok dito sa ating bansa. Di naman po masyado naapektuhan yung lugar natin dito sa Kabisayaan. Yun nga lang ay may dala pa rin pong malakas na ulan, kaya basang-basa po yung kalabasahan natin ngayon. Maganda rin po sana yon, kaya lang yung bunga ng kalabasa natin na malalaki na ay posibleng pumatong po sa basa na lupa, at hindi po maganda yon kasi po maaari pong masira yung bunga ng kalabasa natin pag tumagal pa po yung pagpatong nito sa basa na lupa. So yung gagawin po natin ngayon ay ililipat po natin yung bunga sa hindi po basa at medyo dry na patungan ng bunga ng kalabasa. So pagkatapos po nun ay magpuprune din po tayo ng talbos ng kalabasa, kasi po hindi pa po namin naprune yung talbos ng kalabasa natin pagkatapos niya mamunga. So kailangan po ay putulin natin yung vine sa unahan po ng bunga ng kalabasa natin para lalo pa po itong lumaki. At ngayon po ay yun ang gagawin natin. So tara guys, samahan nyo ako at gagawa tayo ng farm maintenance sa ating kalabasahan. At magsisimula na po tayo, samahan nyo po ako. So, ito po guys, papakita ko po sa inyo kung ano po nangyayari pag masyado pong basa yung sanga ng ating kalabasa. Ito po, natanggal po siya. Malaki na sana, kaya lang, basang-basa po yung sanga niya. So, na ano po siya, nasira po, kaya po isang konting ano lang po, konting galaw ko lang po kanina eh natanggal po yung ano niya, yung bunga niya dito. So pinutol ko na lang po, sayang, malaki na sana. So pwedeng pwede na sanang ibenta, kaya lang lalaki pa sana ito kung hindi na natanggal. So sorry dito kasi nasira sa tubig.